Hindi na lang ako open. Yung sa akin kasi, wala pala akong nerf-refrain ni Per, no? Pero simple lang talaga yung sa akin kasi reminder lang kasi yung gusto kong gawin. Kasi yun lang naman yung kailangan natin. Alam naman na natin kung ano yung Tithes and ano, di ba? Tithes and offering. So, bale, ano kasi, alam naman natin na marami ng Christian ngayon, di ba? Kasi yung totoo, sensitive buloy, Christian. Tapos yung Catholicism is Christianity rin. Tapos Christian din ang Jehovah's Witness, Christian din yung ibang kulto na ano. So, masyadong maraming Christian ngayon. Tapos sa bawat Christian na denomination na yun, yung iba hindi naman talaga official na denomination, kanya-kanya naman na kasi ngayon. Basta sinabi mong Christian ka, Christian ka na, di ba? So, ngayon, may kanya-kanya tayong definition. Kung ano yung pagbasa natin sa Bible. May iba na Old Testament lang yung sinusunod. May iba na New Testament lang. May iba may bagong libro sa Bible. So, kanya-kanya tayo lahat ng paraan kung paano yung review yung Bible. So, para hindi tayo mawala. Kasi may iba na nagkasabi na lahat ng rules, lahat ng laws sa Old Testament ay nabura na. Kasi may New Testament na eh. So, lahat lang yan wala ng sense. Kung ganun yung tutuparin natin, hindi pwede na tayo magpatayan dito ngayon. Diba? Tapos pwede ka ng mga lo niya araw-araw. Kasi ano ba yung problema, diba? Sa New Testament, ano namang sinabi ganun eh. Pero meron sa ano, sa Revelations. Pero yun na nga, kung ganun yung patingin natin sa Bible, na lahat ng sinabi ng Panginoon nung Old Testament, wala na, edi para saan pa yung hindi nagbabago yung Panginoon, diba? Edi kung hindi pala siya nagbabago, bakit nagbago sa New Testament? Baka ibang Panginoon na yun. Hindi natin sure. So, double check nyo na lang. So, parang bilang guide, yung tignan natin is yung pinakaunang tithes and offering. Sinabi na ni Mama yung pinakaunang offering, yung kay Cain tsaka kay Abel. Kaya siya sobrang halaga kung ano yung laman ng puso mo kasi offering siya eh. Kailangan tausin sa puso mo kasi binigay mo yun bilang pasalamat sa Panginoon. Pero ngayon, tignan natin kung ano yung unang tithes. Yung unang tithes naman, makikita natin sa Genesis 14. Genesis 14 verse 20 yung pinaka-exact na verse. Pero parang ano lang, parang hindi na nag-imposing lahat. Yung sa Genesis 14 kasi, kung alam niyo yung story, may nangyari kasing parang war. Tapos dun sa war na yun, dun sa patapos na sila, nanalo na yung opposition, yung ginawa nila, kinidnap nila si Lot. Kasi panalo na sila eh. Kinuha nila lahat ng kayamanan, lahat ng babae, tao, lalaki, pati mga bata, lahat ng baligawing slave, tapos kinuha na rin na si Lot. Isa rin si Lot sa pinamayaman ng panahon na yun, di ba? So yung nangyari, niligtas siya ni Abraham. Tama ba? Amen. Tama naman pala. So pagkatapos nun, niligtas siya ni Abraham. Tapos syempre, nagwagi si Abraham, di ba? Hindi nilagay sa Bible kung ano yung ginawa ni Abraham doon. Hindi nilagay kung nagpray ba siya bago umalis, hindi nilagay kung na nakaluhod ba siya bago umalis, tumugtog lang ba siya ng gitara para iligtas eh, ano, si Lot, walang sinabi. Pero yung nangyari doon, nagkaroon ng slaughter. Sabihin, namatay lahat ng kalaban. Ang slaughter, ibig sabihin nun, one-sided yung laban. Hindi siya naging laban na, ito, namatay siya, no, 500 namatay, ganun. 300 plus lang sila, tapos namatay lahat ng kalaban nila. Kaya siya naging slaughter. So yung nangyari nun, pag uwi niya, kinongratulate siya ng lahat, syempre. Ito na, sa Genesis 14 verse 18. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. And he blessed him and said, "Blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies unto thy hand, and he gave him tithes of all." Una, si Melchizedek kasi, merong iba-ibang theory kasi, again, hindi naman yung pangalan. Ang Melchizedek, kahit gano'n mo siya tignan, hindi naman siya maging Jesus, di ba? Kasi walang J doon eh. Pero, pag sinasabi kasi nila na yung King of Salem, ang Salem daw is righteousness. So, kung yung King ng righteousness, isa lang naman yun. Hindi naman yung magbabago, si Jesus lang naman. Amen. Tapos yung isa pa doon, Priest of the Most High God. Sino ba yung Priest of the Most High God? Ang pinakaunang priest natin is si Jesus talaga. Amen. Kasi kahit sinong priest na tao pa yan, kung sino pa man yung kilala yung unang priest, hindi siya yung una. Kasi yung word of God, hindi nagmula sa kanya. Ang word of God, ang word ng salvation, simula sa Panginoon. So siya yung pinakaunang priest. So in short, pag-uwi ni Abraham, kinagraduate siya ng Panginoon. Ano yung una niyang ginawa? Ni-remind siya na ganito yung nangyari, nanalo ka, pero yun lahat ng yun, pasalamat yun sa Panginoon. Ano ginawa niya? Nagbigay siya ng tithes. Hindi siya nagbigay ng tithes para tanggalin yung kamalasan sa buhay niya. Hindi siya nagbigay ng tithes para i-bless siya ng Panginoon.
nagbigay siya ng tithes kasi nagpapasalamat siya sa Panginoon. Amen. So kung ano man yung tingin mo sa Bible, sabihin natin hindi ka naniniwala na yung Old Testament, yung batas na to, dapat wala na to, yung ganto, wala na to. Hindi naman mahalaga yung lahat eh. Kasi yung dapat nga, tinitignan ng Panginoon, yung puso. Hmm. So kung yung tithes, yung pinakaunang tithes na binigay, wala pang batas. Kasi Genesis day. Amen. Genesis, tumalaki ilang books yun. Tapos sabi nga nila, 500 years pa yun. So 500 years before, may tithes na. Ang meaning kasi ng tithes, sa word niya mismo is tenth. Na nakabili na ba kayo ever na wari na malengke kayo, bumili kayo ng bigas, bumili kayo isang kilo, pag-uwi nyo 3/4 na lang, matutuwa kayo. Bumili kayo ng manok, tapos pag-uwi nyo sa bahay, natuyo kasi wala na yung tubig na 3/4 na lang, isang kilo yung binili niya eh, matutuwa kaya kayo na hindi na siya tense. So pag sinabing tithes, dapat tense. Pag hindi siya tense, hindi siya tithes. Amen. Kaya siya kasimple, kasi yung meaning ng word mismo, pinabago mo na eh. So yung binigay mo, hindi siya offering, hindi siya kung ano-ano, kasi hindi siya umabot. Mm. Pag sinabing tithes, 10. Pag hindi siya umabot ng 10, sorry. Hindi yan yan eh. Mm. So yun lang yun. So ang akin lang, pag binigay mo yung tithes, huwag niyong isipin na, ito, pinipilit lang ako ng Panginoon, pinipilit lang ng ganito. Huwag niyong isipin yung batas. Kasi yung explanation din doon na isa, yung panahon kasi na yun, sa may part na ng Malakay, batas na siya. Kasi ang rules nila doon is theocracy. Hindi siya democracy. Ang sinusunod nila, Panginoon. Yung pinaka-highest level ng authority nila is priest. So paano nila bibigyan ng pera yung priest? Yung parang paraan nila doon is taxation. Ang taxation is yung tithes. Kaya nga, di ba, meron siyang conditions na pag nabigay ka nito, bibigyan ka nito. Paano ba gumagana yung tax? Pag nabigay ka ng tax, bibigyan ka rin ng benefits galing dun sa bansa na nandun ka. So meron kang protection, meron kang privileges. So ano ba yung nakukuha natin sa Panginoon? Protection. Kasi i-rebuke na lahat ng devourers ng buhay mo. Tapos yung next is yung privileges. Bubuksan niya yung bintana at pintuan ng langit para i-bless ka. So in short, kahit saan mo siya tignan, tignan mo siya as a rule, tignan mo siya as hindi as a rule, tignan mo siya sa kahit anong paraan, kailangan mo bigay ng tithes. At yung tithes ay 10%. So kung 11 yung binigay mo, salamat sa 1. Amen. Pero kung 9, hindi yun yun. Kasi yung tithes ay 10%. So yun lang, reminder. Amen. Amen.